ang chismis ay naging bahagi na ng ating kultura. At maraming buhay na ang nasira dahil naging biktima sila ng fake news. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Marites sa ating dulang sa kanyang panahon. Chismosa ka kasi at bagay na bagay din sa'yo ang pangalan Magdalena. Sawin palad ka na tapos pokpok ka pa? Sinungaling ka talaga? Oh, ikaw ang nagkakalat ng mga kasinungalingan dito sa ating barangay. O bakit? Yun naman totoo, di ba? Hindi ka pwede magkaila dahil kitang-kita ko. May kasama kang lalaki. Ang tindi mo? Batang-bata ang kalandian mo? Oo, ako nga yun. Pero sana inalam mo muna ang buong kwento para hindi fake news ang lalabas sa mabaho mong bibig. Pisang ko lang ang nakita mo. Nako, luma na yung panusot mo. Gasgas na yung alibay na yan. Eh bakit kasi ayaw pang aminin? Talaga malandi ka? Hoy. Dahan-dahan ka ng pananalita mo, ha? Oh. Baka alas na 5 yung tila mo. Buhuyin mo sinabi mo. Ay, kung alin sinabi ko, totoo yun. Aminin mo na lang kasi. Talaga makati ka. At gustong-gusto mo magpakamot kung kani-kanino. Oh, ganun? No. Aray! Yan, alright. Kung ayaw ka, sayo. Talaga pangpo ka talaga! Oh, ikaw pa talaga nasakpan ng lagay na yan, ha? Eto! Oh, tingnan mo. Namula ang palad ko dahil sa kapal ng mukha mo! Ah, ganon? O, di ako naman! Kung gusto mo ng away, uh-uh. Away talagang gusto mo? Oo! Sige, pagbibigyan kita ng buruho. Ay! Kalbuhin kita ang chismosa ka para ikaw naman ang pag-chismis sa mga buruho. Ay! Ako, Magdalena! Ikaw ay makakalbuhin ko! Ikaw na naman. Oh. Grabe ka talaga. Bok. Halos araw-araw, meron kang kaaway ah. Eh, kapitan, anong magagawa ko eh kung patuloy yung mga kabarangay natin? Ah. At sino namang hindi papatol sa'yo, ha? Oh. Ang daming buhay ang sinisira mo. Ay, walang masisira sa'yo dahil matagal ka ng sira. Ayun na naman. Ah, wasak na kasi ang dangal mo dahil kung sino-sino lalaki pinapatulan mo, no? Ayaw mo talaga kung tantanan, ha? Tama na yan! Kapag hindi kayo tumigil, ha? Pagbubuhulin ko na kayo. Eh, kasi naman, Kapitan, ayaw niyo pang tuluyan ang chismosang ito. Abay, ang dami ng reklamo laban sa kanya. Inaayos ko naman ang problema. Lagi naman nangangako itong si Marites na magbabago na. Pero hindi talaga mapigilan ang matabil na dila. Eh, huwag kasi kayo magpapakita sa akin ng kahinahinala at sigurado yung pagkakalat ko talaga yan. Eh, paano yan, Kapitan? Paulit-ulit na lang ang ganitong gulo. Eh. Dapat kasi meron kayong magandang solusyon sa ganitong problema. Para naman hindi kayo magmukhang inutil. Aba, nahawa ka na rito kay Marites, ha? Eh! Hindi na rin magandang tapos ng dila mo, ha? Wala naman po kasing nangyayari sa mga idinudulog naming reklamo sa inyo. Kung gusto mo may mangyari, edi sa korte ka lumapit. Magsampangan ang kasong libel laban dito kay Marites na numero unong chismosa sa ating barangay. Buyan, dinalaan na kita pero sumigi ka pa rin. Mukhang mas mahalaga pa sa kanyang chismis kaysa sa'yo. Oo nga, Itay. Nawawala na nga po ng panahon sa akin si Marites dahil sa mas inuuna niya mga bagong sika na masasagap niya. Eh bakit kasi kinukonsente mo? Ilang beses ko na siyang pinagsabihan. Pero masyado po talagang maluwang ang bungangahan niya. Kaya hayaan mo na lang. Eh alam mo bang pati ako sinisiraan na rin niya? Ano na lang kayong pa-apekto, Tay? Alam naman po ninyo kung ano ang totoo eh. Ay, napipikon na ako. Kaya kukumprontahin ko na siya. Walang hiya ka talaga, Marites!
Pati ba naman ako, sisiraan mo rin? O, yun naman yung totoo, di ba? Wala kayong kwentang Jenan. Ikaw ang walang kwentang manugang. Dahil kay iyan lang ang binibigay mo sa pamilya namin. Kayo ang dapat mahiya. Ano? Eh, pakialam meron kayo? Pinakikialaman niyo yung pagsasama namin ni Diego. Dahil sinisira mo ang aming pangalan. Oo, sikat ka rito sa buong barangay. Dahil kung ano-anong fake news ang ipinagkakalat mo. Eh. Anong kaguluhan to? No. Eto, Ricardo. Ipakialam meron mong tatay. Biglang sumugo dito. Eh, paano ba naman? Pati ako'y sinichismes mo. Huwag niyo na kasing patulan ni Tay. Dahil wala naman naniniwala sa kanya. Oo, oh, yan. Pagpasensyahan na lang ang siraulo kong asawa. Sige, okay, sige. So, yan. Ganyan nga, Diego. Kampihan mo yung tatay mo. Eh, ba't naman kasi pati si Tay dinamay mo? Oo nga. Naubusan ka naman ng chismis? Kung sa bagay, halos lahat yata ng kapitbahay natin, nagawan mo na ng kwento. Huh? Ano kaya kung maging writer ka na lang? Oh. Ang galing mo kasi mag-imbento ng story eh. Okay, Kapitan. Hindi po ba talaga ninyo ako matutulungan? Eh, sandali lang ho. Ano po bang tulong ang inaasahan nyo? Hoy, bakit, Kapitan? Hahayaan nyo na lang bang masira at imahin ang buo nating barangay dahil sa kadagdala ng aking manugang? Eh, ang trabaho ko ho ay aregluhin ang sigalot na ginagawa ni Marites. Hoy, bakit, ano? Kapitan? Eh, may inaayos na ba kayong sigalot? Wala naman, di ba? Eh, wala talagang mangyayari kung hindi kayo gagawa ng legal na hakbang. Eh, Kapitan. At hindi ko na trabaho yun. Kayong mga nagre-reklamong dapat na magsampa ng legal na asunto laban sa manugang nyo! Mag-check out na ba talaga tayo? Tapos na ang oras natin. Bakit? Nabitin ka pa? No, eh. Gusto ko sana ng extension. Oh, problema ba yun? Eh, di mag-check-in uli tayo. Aba? Diego? Magdalena? Ano ginagawa mo rito? Ikaw? Ano rin ginagawa mo rito? At sino yung kasama mo, ha? Ako? Ako si Brenda. Bakit may problema ba? Don't tell me. Kabit mo rin itong si Diego. Ah, hindi ah. Siya lang naman kasi ang asawa ng numero unong chismosa sa barangay namin. Magdalena, sa atin lang to ah. Huwag na huwag kang gagante sa asawa ko. Kilala ko rin ang asawa mo, Diego. Dahil magkabarangay tayo. Bilib din naman ako sa'yo. Nagawa mong magtago sa asawa mong CCTV ng buong barangay. Brenda, bilisan mo. Ah. Kailangan makalabas ka agad tayo dito sa loob ng mall. Bakit pa? Meron mong humahabol sa atin? Para kasing nakita tayo ni Marites eh. Sigurado ka ba si Marites ngayon nakita mo? Hindi ko alam. Basta bilisan mo. Pwede ba? Hindi ako natatakot sa kanya, no? Ano ka ba? Gusto mo bang tayo namang dalawa ang i-chismis niya sa buong barangay? Yun nga ang gusto ko eh. Para masaya. Diego! Yan nga ba sinasabi ko eh. Tumakbo na tayo. Hot! Walang yaka! Bumalik ka rito! Nagkataon lang na mabilis kayong tumakbo. Umamin ka na kasi, Diego. Oo na. Ako nga yun. May problema ba? Walang iya ka. Kailan mo pa ako pinagtatangsila na? Bakit mo nagawa ito sa akin? Nagtatanong ka pa? Pinabayaan mo ko. No. Nawalan ka ng panahon sa akin dahil puro chismis ang inaatupag mo. Mas concerned ka sa problema ng kapitbahay natin. Pero ako, ni minsan hindi mo inalam ang problema ko.
Hindi ko alam kung kailan mo ako huling kilumusta. At kasalanan ko pa? Kaya pinagpalit mo ako sa ibang babae? Oo. Ikaw ang dapat sisihin dahil ikaw ang nagtulak sa akin na mabaling sa ibang aking atensyon. Wala. Aminin ko na pagkukulang ko. Diego, pag-usapan natin ito. Pwede naman ako magbago eh. Huwag ka na mawawala sa akin. Ano ngayon, Marites? Ha? Nagawa mong alamin ang kwento ng buhay ng mga kapitbahay natin. Pero, ang sarili mong asawa, hindi mo nagawang bantayan. Una. Ako nang mali. Nagsisisi na ako. Titigilan ko na yung pagiging chismosa. Sana nga ito pa rin mo. Ilang beses ka nang nangako kay Kapitan. Pero, wala namang nangyayari. Kaya nga, napagtanto ko na yung naging bunga ng pagkakamali ko. At hindi ko kahayaan tuluyang masira ang pagsasama namin ni Checo. Magdalena, papasensyahan mo na ako. Kung kasama ka sa naging biktima ko. Aaminin ko, Marites. May lalaki nga ako. Pero isa lang yun. Hindi kasing dami ng sinasabi mo. Kaya nga, huwag na tayo magtalo. Dahil ako na ang mali. At tulad niya nang nasabi ko, gusto ko lang magbago. Dahil mahal ko ang aking asawa. May mga tao talagang mas napapansin ang dumi at basura sa bakura ng kanyang mga kapitbahay. Subalit hindi nila nakikita ang basurang nakakalat sa loob ng kanilang tahanan. Kaya maging totoo sana ang mga salitang lumalabas sa ating bibig upang hindi natin yun pagsisihan sa kanyang panahon.